ஒருத்தன் லாஸ் நாட்டையும் போட்டு சொல்லாம அப்படி அரவணைத்தோ ஆயின் பூங்க conclusion ng ating pag-aaral sa paksa na may pamagat na Christian certainty. Okay? Mga katiyakan. Ito po ang napakaganda sa atin bilang mga mananampalataya at narito na sumasamba sa ating iglesia na tayo ay hindi lumalakad sa kawalan o kaya walang katiyakan. Samantalang iba ay nag-wish sila pumunta sa langit pero hindi naman natitiyak. Kaya sa umagang ito ay makita natin ang mga katotohanan nito at naway ito'y magdulot sa atin talaga ng kapanatagan at katiyakan. At para ito ay mapatunayan natin o lalong tumibay ay patuloy nating basahin ang salita ng Diyos na pinagmumulan ng katotohanan. At bilang mong paggalang sa salita ng Diyos ay inaanyang kukulig kayo na tumayo at ating pumbasahin itong sabay-sabay. At ang unang Juan chapter 5 verse 13 to 21. Anya, isinusulat ko ito sa inyo ano upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga Niya tayo, alam din nating bibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung nakita ninyo man na ang Kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan di hahantong sa kamatayan, ipanalangin Niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa Kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin nyo ang gumagawa ito. Ang lahat ng gumagawa, gawain di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesus Kristo at hindi maaring galawin ng Diablo. Alam natin, tayo yung mga anak ng Diyos, kahit na ang buong salibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan Niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po kayong upo. At bilang pong pag-review sa ating pinag-aralan, meron pong tayong limang bagay na dapat nating malaman. Nang una, we know we have eternal life. Yan po yung binabanggit sa verse 13, di ba? Na isinusulat itong epistle sa ito upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron na, okay? So, yun yung buhay na kasama na natin ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Pero yung final niyan, yung muling pagbabalik ng Panginoon at tayo'y kuhanin na ng Panginoon. Okay? Pangalawa, habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, okay, ang pangako niya sa atin, God answers our prayer. Kasi may mga pangangailangan pa tayo. Okay? So, with an exemptions na lang, yung hindi nga niya diringgin yung panalangin sa mga tao na hahantong sa kamatayan. Hindi niya answer niya. Pero the rest, okay, ay ipagkakaloob ng Panginoon ang ating mga pangangailangan kung ito ay ayon sa Kanyang kalooban. Okay? At ang pangatlo na ating tinilakay ay we know we have victory over sin. Nagtatagumpay tayo sa kasalanan and no one who is born of God sin. Okay? Nagpapatuloy sa pagkakasala. So, yan po yung ating mga pinag-aralan na talagang kapag tayo ay ipinanganak na muli, okay? Hindi na tayo muling babalik pa sa dati nating buhay, okay? Wala na yung dating pattern natin ng buhay sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay iniingatan Niya tayo, di ba? At hindi Niya tayo maagawin ng ano, kaaway o ng Diablo, okay? Iniingatan Niya tayo, di ba? Kaya makita natin dito na
maaring lumapit siya kagaya kay Job, kay Pedro, kay Pablo, pero makita natin na hindi sila pinabayaan ng Panginoon, di ba? Iniingatan tayo ng Panginoon. Okay? Because the Lord himself is able and willing to keep us. Yan po ang pangako ng Panginoon. At isa po sa mga pangako ng Panginoon, kapag tayo niya ay pinawalang sala, pinepreserve niya po tayo. Okay? Iniingatan niya po tayo. Nananatili po tayo, hindi po tayo mawawala sa katotohanan. Okay? Maring madapa tayo, okay? Pero tatayo tayo kagaya ni Peter. Okay? Nagkasala siya, dininay niya si Jesus Christ, pero hindi tuluyang kasi nga ipinalangin siya ng Panginoon. Okay? Kasi ang nagtawag sa atin ay tapat. If He calls you in the beginning, siya ang tumawag sa iyo, then you will be there at the end. Kaya ang tanong, sino ba tumatawag sa iyo? Okay? So baka tinawag ka lang, sinipulan ka, sumunod ka doon. Eh, baka demonyo yung sumipul sa iyo. Okay? So tanda po natin na ang Panginoon ay may kakayanan, okay? Na i-preserve po tayo. Mananatili po tayo sa katotohanan. Okay? Anong bakit? Ang lahat ng bagay na ito ay nakakalakip-lakip para tayo ay panatilihin. Nananatili po tayo. Isa po yan sa mga doctrine ng perseverance of the saint, okay? Na tinuturo po sa Calvinism. Okay? Nananatili po, hindi nawawala ang salvation. Kapag talaga po tayong iniligtas ng Panginoon, hindi po ito mawawala. Anong dahilan? Kasi ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Hindi po turo naman kung sino-sino yan, kundi mayroon din kapangyarihan ng Diyos. Kaya kanya nakawakan. Okay? And then yung pangatlo, yung purpose of God. Ano yung ibig sabihin ng purpose of God? Bago pa po nilikha ang mundo. Wala pang nililikha ang mundo, pinili ka na niya. Okay? Hindi magbabago ang isip niya. Okay? Naintindihan niyo po yun? And also, kagaya ng ating pinag-aralan, yung panalangin ni Kristo. Kagaya ng panalangin niya kayo, kay Peter, di ba? Hinihiling ni Satanas, dahil kay gano, di ba? Tuksuhin. Pero aking pinapanalangin ka. Hindi lang si Peter, kundi sa John chapter 17, makikita natin, pinag-pray tayo ni Jesus, yung mga future believer. And then yung panghuli na makikita natin, ang hindi mga ang dahilan kung bakit tayo mananatili sa Panginoon ay dahil yung with union with Christ. Yan yung makita natin sa Romans chapter 8, di ba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Di ba? Sino magkahatol sa atin? Sino magpaparusa sa atin? Wala. In-identify po yun sa lahat ng area ng buhay ng mundo. Walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Kapag tayo ay napasama sa Kanya. So ngayon, dadako ngayon tayo sa pinaka-apat na ating pag-aaral. Una nga, we know we have eternal life. Pangalawa, we know that God answers our prayer. Pangatlo, we know we have victory over sins and no one is born of God's seed. At yung pang-apat, we know we belong to God. Okay? Alam natin na ang Kristiyano ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. At yan po yung maliwanag na sinasabi sa verse 19. Alam niya, alam natin tayo ano, mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay ano, nasa kapangyarihan ng Diablo. So ibig sabihin sa mundo nating ito, sa daigdig natin ito, meron dalawang kaharian. Okay, dalawa lang. Walang kumbaga sa lalaki o babae, walang third sex. So, dalawa lang. Okay, maliwanag yan. Sabi dito, the people of God and also ang sanlibutan. Okay, dalawang kaharian. Yung people of God, siyempre sa Diyos yun. Pag-aari kayo at ang hari ninyo, ang namumuno doon ay walang iba, kundi ang Diyos. Samantala sa sanlibutan, sino ang nagahari? The whole world belongs to kanino? Si Satanas. Yan pong maliwanag na sinasabi sa verse 19, di ba? Sabi niya, alam natin tayo sa Diyos at ang ano, kahit na ang buong sanlibutan ay ano, nasa kapangyarihan ng Diablo. So maliwanag po yan, kapag ikaw ay mananampalataya, ang hari o ang Panginoon mo ay walang iba kundi dito sino? Ang Diyos. Pero kapag hindi ka mananampalataya, okay? Sino ang Panginoon mo? Si Satanas. Maliwanag po 'yan.
Masakit man, pero yan po ang katotohanan. At kailangan po nating ipangaral yan. Kasi yung iba, sunod-sunura lang, nakagis na nito, yung mga ganun katuruan, hindi nila alam na sila pala ay minamanipula ng Diablo. Hindi nila alam. Pero ang totoong mananampalataya, ang sabi po rito, we are His, okay? Bakit? Bakit tayo pag-aari ng Diyos? Kasi bago pa po nilikha ang mundo, pinili ka na niya. Yun po ang katotohanan na sinasabi, unconditional election na sinasabi po sa ating pag-aaral sa 5 points of Calvinism. Wala pa siyang nakikita sa iyo, hindi ka pa nga niya ipinapanga. Wala siyang nakitang potential sa iyo. Okay? Hindi niya nakita pogi ka o mayaman ka. Yung iba, pag pogi, mayaman, o, puta kayo. Diba? No. Bago pa po nilikha ang mundo, yan yung purpose niya, pinili ka niya. Bago pa nilikha ang mundo. Okay? Samantala, ang sanlibutan ay kabilang kanino? Sa evil one. Yun po ang sa wikang Grego po, koponeros. Evil one o si Satanas yun. So ang mundo po, the world lies in the lap of the evil one. Okay? Parang bata po yan na kinakalong sa arm ni Satanas. Hinehele-hele sila. Diba? Gusto-gusto natin, hinehele-hele tayo. Okay? So yan po makita natin, ine-embrace po ni Satanas ang mga tao. Okay? We are in the... Pero ang mga mananampalataya po naman, we are embrace of God. So makikita po natin yung kaibahan ng dalawang kaharian nito. Only two po. Okay? Una, ang mundo, ang sanlibutan, ay nasa ilalim ng ano, kapangyarihan ng ano, evil one. And also, and by the means, ang ibig po sabihin ng ano yan, evil one, it means, no, he means the whole human system. Yung sistema ng mundo. Okay? There's nothing in it na nothing about it that is not under Satan's control. Kaya makikita niyo po yan sa ating ekonomiya. Okay? Ibig sabihin ay talakayan o yung bilihan, maraming manluloko. Kita niyo yan sa mga, numili ka ngayon sa mga Facebook o marketplace, di ba? Maraming nang bubudol-budol. Tama? Sabihin, bakit nangyayari yun? Kasi, sinong nagko-control sa kanila? Si Satanas. Diba? And also, sa mga politics, makikita nyo, bakit may mga patayan? Dapat nag-govern lang sila, di ba? Namumuno sila sa bayan para sa kaayusan ng bansa. Ano nangyari? Patayan. Sino ba ang pumapatay? Diba? Si Satanas. Maging ang reliyon. Nagtuturo sila ng iba't iba, katuruan, di ba? Nagbabati kusa sila, pero pareho naman silang mali. Di ba? And even an education. Di ba? Nagtuturo na tayo dahil galing sa unggoy. Imagine niyo yan. Tingnan niyo nga katabi niyo, papayag ka ba? Nagaling kayo sa unggoy? Alahin niyo yung unggoy? Tingnan niyo yung mga turo na yan, di ba? Kalukuhan, di ba? Everything, even sa entertainment ngayon. And sad to say, yan ang nagiging basihan natin. Tinuturo natin sa ating mga anak. Iba-ibang asawa. Mapalit-palit. Di ba? At makikita nyo sa entertainment, yung LGBT nyo, sikat pa sikat. Pinanonood pa natin. Tontuwa pa tayo. Lahat yan, kontrolado ng masama. And even sa athletics, di ba? Everything. Okay? Pero tandaan po naman natin na meron namang elemento sa mundo natin na pwede naman nating enjoy kasi nga nilikha ito ng Diyos. Okay? At dito makikita natin yung image of God at makikita natin yung creative glory of God manifest in the world. Pero tandaan po natin yung system that function with His creation is a system that is completely contaminated. Nagdumingisan po. Ano nung araw? Pag kami stress, no? Lalakad kami. Pumunta lang kami dyan sa Tagaytay. Ang natatanda ni Joseph, lalabas kami. Kakailan kami. Makita mo lang yung beauty ng Tagaytay. Ang makikita, yung magagandang tanawin, makikita mo yung kamay ng Diyos. Nakaka-relax naman po. Pero yung mga tao, nasabihin natin namamahala sa mga
magagandang lugar, kagaya ng Taal, makita nyo, ano nangyari na? Daming kabayo na, di ba? Ang dami ng tao, di ba? Nasisira na, nagpuputol na ng mga puno. Yun po nangyari, di ba? Yung mga kabundukan, di ba nyo? Sinisira dahil sa pera. Diba? Maganda talaga yung nilikha ng Diyos. Wala siyang ginawang pangit. Pero tandaan po natin yung evil system, yung tao na namamahala dito, ay nadungisan na po. Kaya napeperwisyo po. Diba? Maganda yung mga tao, kagaya yung Boracay, maganda po yan. Pero dahil sa dami ng tao, dumudumi. Diba? Really appreciate po. Bakit? Ano sinasabi po sa Bible? Sabi niya, ito po yung mundo. Okay? Yung evil system ng mundo, sabi niya, huwag ninyong ibigin ang salibutan. Yung evil system po. Okay? Hindi po yung physical world na ito. Hindi niya? Ano po yung evil system? O yung mga bagay na sa salibutan. Ang umiibig daw sa salibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ano po yun? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang ano, nasa ng laman. This is yung physical. Kaya ngayon, palamak yung pornography. Nakita nyo yung online sexual exploitation and abuse of children. Imagine niya, nanay ang bumubugaw sa kanilang anak. Imagine niya. Why? Ito yung masamang nasa ng laman. And also, yung masamang nasa ng mata. Nakaka-attract. Okay? Kaya po, ayoko pumunta sa SM. Ayoko pumasok. Maghahatid lang ako sa labas. E, tukso yun eh. Diba? Kasi ba, sabi ko sa inyo nung araw eh, gusto kong maging akin ng SM. Kaya ayoko rin. Nilalayoan ko kasi tukso yun. Tama! Lalo na kung wala kang pera, magkikredit ka. Sasabi ko, wala kang pera. Matutukso ka. Lalo na marami kang naman yung credit card mo. Diba? Sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka naman pupunta doon, bulag, nakapikit ka. Di ba? Tingin ka, ang gaganda ng mga ilaw, ang gaganda lalo na pag-send. Di ba? O, tumitingin ang akin, asawa mo, alam mo siya. Di ba? This is true, tandaan natin. Kaya yung iba nabubuon sa utang. Bili ng bili, kung anong gusto, hindi naman kailangan. Paulit-ulit lang naman. Nandun lang, silang. Diba? At saka ano, pagmamalaki sa mundo, yabang bata pa lang, yabang anak, wala ka sa lolo ko, wala ka sa tatay ko. Malimit. May mga kayo, ako magpapatunayan, may yabang, yan ang gusto ng ni Satanas, magyabang tayo. At dahil sa yabangan, ano, nag-aaway-away at nagpapatay. Alam ta, tama? So, wag tayong umayon sa takbo ng mundo ito. Hindi yan mula sa Ama, kundi saan? Sa sanlibutan. Okay. Yan ang ibinibigay o attraction o promotion o motivation ni Satanas. Ano sabi ng Panginoon? Mawawala ang sanlibutan. Okay. Sabihin natin, nakuha mo na yung gusto mo. Gusto ng laman mo. Gusto ng mata mo. May yabang ka. Ano sabi ng Panginoon? Mawawala ang salibutan. Ang lahat ng kinahumalingan. Kaya diyan po binago ng Diyos ang aking buhay. Sa Matthew 16:26, sinabi ng Panginoon sa akin, ginawa kong personal yun. Sinabi ng Panginoon sa akin, Owe, ano mapapala mo? Makamtan mo ang buong salibutan. Lahat ang gusto mo sa salibutan. Pero mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Talaga pong nag-isip po ako doon. Eh, hindi ko mamahalin ng salibutan. Ano yung ino-offer na salibutan? Sapagat ipapahamak lang ako niyan. At maraming tao na-attract doon sa kayamanan, layo, yabang ng mundo na ito. Na binibigay ng salibutan na ito. Pero sabi ng Panginoon, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay, magpakit. Napakaganda. Napakaliwanag po ng sinasabi ni Apostol Juan. Okay? Kaya makita natin dito yung dalawang clear distinction. Maliwanag na maliwanag ang kaibahan. Ang mga mananampalataya, meron tayong ano? Buhay na walang hanggan.
Samantala ang hindi mananampalataya, they do not have eternal life. Wish nila yan. Wish nilang pumunta sa langit. Pero hindi sila nakakatiyak. Pero ang totoong mananampalataya, natitiyak ko nila yan. Okay? Naintindihan niyo yan? Ang alawa, sabi niya, we have a divine access to the throne of God. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos para manalang at ipagkakaloob ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Samantala, yung mga hindi mananampalataya, dasal sila ng dasal sa Diyos. Baka sakali, di ba, na dinggin sila, pero hindi nila alam, sa demonyo pala sila nagdadasal. Okay? Maaring ibigay ng demonyo, pero hindi yung galing sa Diyos. Bibigay yun para lalo sila magyamang. Ang Panginoon, hindi niya bibigay yun para huwag kang magmayamang. Tama, nakalagay po sa James. And then, makita natin, ang totoong mananampalataya, meron tayong tagumpay sa kasalanan. Kung dati, ina-attract tayo parang pain yan, madali tayong kumagat sa pain, pati bungis sa tanas. Ngayon, nagtatagumpay na tayo. We can say no. Lalo na po yung, halimbawa, kung dati kang addict, natatanggihan mo na yan. Inaayaw mo. Okay? So, yan po. At makita natin din sa kabilang banda, ay God is not bound, hindi siya nakatali na pakinggan a thing they ask for. So wala talaga na kahit anong dasal nila, makikita natin napakaraming mga tao, dasal na dasal, position pa, pakala nila, didringin ng Panginoon, hindi naman pala. Okay? Pero ito, makita natin, ang ating pinagtatalakay dito, sa pang-apat na nakatiyakan nito, we belong to God. Sigurado yan, nasa panig tayo ng Diyos. Samantala, yung kabila na hindi mananampalataya, sila ay pinangungunahan ng ano, ng evil, kasamaan, and they belong kanino? To Satan. Yun po ang masaklak na ito. Ang maliwanag po na nagpapatunay dito, anong sinasabi sa James, sa John chapter 1 verse 12 to 13, kami yan, subalit ang lahat ng tumanggap, sabihin ay nireceive po natin, in-embrace po natin, at sinampalataya na natin, sa kanya na nagbibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, if we really believe, okay, receive the truth about Jesus Christ, anong sabi? Binibigyan niya tayo ng rights para ano, maging anak ng Diyos. Paano sila naging anak ng Diyos? Sila'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, okay, o sa kagustuhan o kagagawa ng tao o manipulasyon ng tao o dahil sa iyong effort, no? Kundi ano? Ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. It is His divine purpose. Kaya ka naging anak ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Hindi dahil magaling ka sumayaw, magaling ka magtitiktok, magaling kang mayaman ka, philanthropos ka. No. Religyoso ka, no. Kinahabagan ka ng Diyos. Bago pa nilikha ang mundo, pinili ka ng Diyos. Ito'y kagagawan ng Diyos. Wala tayong ipagmamalaki. Kaya nga, to God be the glory alone. Okay? So, yan po makita natin. At yung isang pang-apat. Okay? Kaya, ito yung pang-apat. Nasa ulitin natin, we know we have eternal life. We know we have answered prayer. Pangatlo, we have victory over sin. Pang-apat, we know we belong to God. At ang panglima, okay? Ito po yung pinaka-final na dapat nating bigyan ng malaking pansin. Ang sabi, that Christ is the true God. Ang ganda na yung ating kanta kanina. Siya yung tunay na Diyos. Okay? At dito makita natin, mga kapatid, kung ano yung pinasimulan, okay, ni Juan, ay doon din siya nagtapos. And he ends where he begins. Tingnan natin, balik tayo. Okay, sa 1 John chapter 1. Okay? Balik-aral lang po tayo. Sabi diyan sa 1 John chapter 1 verse 1 to 3, sabi niya, sumusulat kami sa inyo. Ito yung reason kung bakit siya nagsulat. Okay? Sa mga taga-Epeso. Okay? Sa inyo, tungkol sa kanya. Sa simula pa. Sino yung tinutukoy niya? Ang salitang nagbibigay buhay. Siya yung aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. Sino yun? Sino yung tinutukoy ni Juan? Sino yung verbo sa John chapter 1?
Sino? Si Jesus Christ. At sabi niya sa verse 2, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin, first-hand witness kami. At pinatotohanan namin. Talagang nagtetestify kami. Di ba? At hindi lang niya ipinapangaral namin sa inyo. Ang buhay na walang hanggan na nasa Ama ay nahayag sa amin. So yung eternal life na ibinibigay ng Diyos ay ipinakita sa amin. Sabi niya sa birthday, sabi niya, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig. Hindi sabi-sabi lang o katang isip lamang. Nakita nila, napatunayan nila. Totoo ito, ibig sabihin. Tiyak na tiyak ito. Okay? Upang ano, anong purpose? Bakit niya ipinapangaral ito? Upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesu Cristo. Magkaroon tayo ng fellowship, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. This is the reason kung bakit nga isinusulat, makilala nyo si Jesus Christ personally sa inyong buhay. Okay? So, diyan makita natin na sinasabi ni Juan, nakita nila, narinig nila, nahawakan namin siya. Nakita namin ang siya'y buhay at may buhay na walang hanggan. Nakita namin ang Ama na nasa magitan ni si Jesus Christ nagmanifest. So, ito po yung makikita natin na una, the first and the great certainty, katiyakan, that makes all other certainty possible. Kung meron tayong lima na pinag-aaralan, okay, ito yung una at pinakadakilang katiyakan na nakita nila mismo si Jesus Christ. Hindi siya katang isip ng kasaysayan, kundi totoo na mayroong Diyos sa magitan at nagpinakita ni Jesus Christ. So, diyan po makita natin, tinapos niya ang sulat na ito kung saan siya nagpasimula. At ang tinutukoy nga po na nakita niya ay walang iba kundi no, si Jesus Christ, siya yung ano, totoo na anak ng Diyos. Okay? Napakaliwanag po yan. Basahin po natin muli sa verse 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, okay? At binigyan niya tayo ng ano? Pangunawa. Importante po yung maunawaan niyo po ito sapagkat maraming mga tao, maraming relihiyon, ayaw kilalanin at ayaw tanggapin na si Jesus ay Diyos. Napakalalaki po niyang relihiyon. Okay? Kaya napakahalaga po itong katotohanan na ito. Sabi niya, upang kayo magkaroon, bigyan tayo ng pangunawa upang ano? Makilala natin ang tunay na ano? Na Diyos. Okay? Sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kung gusto niyo makilala ang tunay na Diyos, kilalanin niyo si Jesus Christ. Kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kilalanin niyo si Jesus Christ. And sad to say, maraming tao hindi kinikilala si Jesus Christ. Pero malalaki relihiyon nila. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala kung kukunti tayo. Hindi po paramihan yan. Tanda natin, ang totoong mananampalataya, kabilang sila kanino? Sa totoong Diyos. The rest, ano? Taking Diyos. Kaya ang daming nalulong. Kaya maliwanag niya sila, sabi ng Biblia, malawa ang daan tungko sa paamaan. Maraming pumunta doon. Tama? Pero kukunti. Okay? So, dito po makikita natin sa ating pong pag-aaral na ito, pinag-aaralan po natin ang totoong Diyos at ang totoong magbibigay sa atin ng ano, buhay. Sa ating pong pag-aaral, kung kayo umatend sa amin prayer meeting, ang unang Adan, nagkasala, ano binigay niya? Kamatayan. Pumasok ang kamatayan. Ang pangalawang Adan, namatay uli kasi ang kabayaran niya ng kasalanan ay kamatayan. Pero ano binibigay niya? Buhay. No? Alam bakit? Kung ang Adan na nagkasala, napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan.
Ang pangalawang Adan, si Jesus Christ, mamatay para makasama tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayong mapahiwalay sa Diyos. Kaya nagbibigay siya ng buhay na wala. At mga kapatid, this is the great Christological statement na nakita natin. This is the final certainty. Matitiyak po natin dito. Kaya alam niyo, mga kapatid, ano sabi ni Juan? Kung nakita natin na si Jesus ang tunay na Diyos, ano sabi niya? Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyos. Nakita niyo na ang tama. Bakit pupunta pa kayo sa mga faking Diyos-Diyos? Ano yan? Malalaman ninyo ang peke kapag nakita niyo ang totoo. Tama? Hindi niyo masasabi peke yun hanggat hindi niyo nakikita ang totoo. Tama ba ko? Parang pera. Bakit mo sasabing peke yan? Eh, hindi ka naman nakakita ng totoong pera. Pwede peke na maplawak mo. Di ba tawa? Dito sinasabi ni Juan, ito ang tunay na Diyos. Kaya bandang huli, mga anak, lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyos. Kasi ang background po, mamaya makita natin, ang background po nito ay sa Ephesus, ay marami pong mga Diyos-Diyosan doon. Kaya mamaya tatalakay po natin dyan. Ang gusto lang po ni Juan, kita natin, dahil nakita na natin ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ na siya yung totoong Diyos. Okay? Lumayo na kayo sa mga iba pa. Hindi po pwede. Right? So, huwag ka nang matangay pa sa ibang mga Diyos-Diyosan. Di ba? Naalala ko ituloy yung mga iba namin kasama doon sa Unida. Pag yung, linggo ng pagkabuhay, di ba? Maaga, di ba? Yung sisimba. Tapos alam mo gagawin? Pupunta sa bayan, manonood doon sa parada. Ay, pag Pasko ng pagkabuhay kasi may bagong uniforme mga musikero, marami na paradang mga ano ba yun? Basta kung sino yung mga tinitingnan nila yung mga damit. Diba? Nakikigulo rin. Mga sasabing Kristiyano pero pupunta naman doon. What time, mga makigulo. Isang araw, may putahan kami. Meron din parada, maraming lutrina ngayon, di ba? At tuwa, nanay ko kasi sa Australia, walang ganun. Pala mga bakla naman. Tuwa pa na, nanay, ba't ka matutuwa dyan? Eh, nung araw, di ba? Kinahihiya nga pag merong anak na ganun. Eh, ngayon, pinangangalanda ka pa. Pinaparada pa, may santo. Ah, umal-sumal ko yan, sarapan ako. Mga kapatid, baka nanonood kayo. Yun ang ayaw ng Diyos. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyos. Huwag kayong sumamba sa anumang altar maliban sa dambana ng Panginoon. Alam natin na dumating na si Jesus Christ at narito siya. Okay? Nananatili siya. Kaya sambayin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Yung spirit natin, yung may kagalakan tayo na sumamba, makinig ng katotohanan mula sa Diyos. We are willing, we are excited every Sunday. Kasi nga, ang daming kasinungalingan na itinuturo ang mundo. Misa, nanonood na lang kayo sa online. Sabi nga ni John MacArthur, ngayon lang siya nakakita ng talamak na kasinungalingan at mga sinungaling na mga tagapangaral makikita nyo sa internet. Iba-iba, mga fake news. Pero tandaan po natin ang ating pananampalataya ay hindi lang theoretical kung nasa isip lamang o katang isip lamang. Bagkos ang ating pananampalataya ay nakabase sa abiding reality, katotohanan na si Jesus Christ, the Son of God, ay dumating dito. Siya ay pinanganak ng isang birhen. Siya'y namuhay na walang kasalanan. Siya'y namatay bilang kapalit para sa ating kasalanan. Wala siyang kasalanan, pero pinalit siya. Diba sabi sa Biblia, greater love has no one than this, that a man laid down his life for his friend. Substitute yun na. Nag-substitute siya sa iyo. Pero tandaan po natin, hindi naman tayo kaibigan ng Panginoon. Kaaway pa tayo ng Diyos, pero ibinigay niya ang kanyang sarili. At literally, totoo po ito, na siya ay
na buhay na muli. Bagong pinabubulaanan din ng iba yan. Di ba? Tama? At hindi lang po yan, kundi siya ay ano, nabuhay na maguli, okay? At siya ano, nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. At balang araw, muli siyang babalik. Natuwa ang Diyos sa pagkamatay ni Jesus Christ. Sapagkat yun lamang ang pamamaraan para mapawi ang galit ng Diyos sa atin. Yan po ang pagkukulang ng maraming churches ngayon. Hindi ipinapangaral ng mga pastor na ang tao'y pupunta sa impyerno, galit ang Diyos sa makasalanan, kaya may impyerno. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Isinugo niya mismo ang kanyang anak. Ngayon ang tanong, fair ba sa Diyos yun? Nasabihin yung unfair ang Diyos, bakit siya pinipili? Ang tanong, karapat dapat bang mamatay si Jesus Christ? Dapat ba siyang magdusa dahil sa ginawa mo at ginawa ang kasalanan? Mabuti nga may ginawa siya para matanggal ang galit at puot ng Diyos. Anong patunay na talagang natuwa ang Diyos? Binuhay kasi siya at kasama pa niya sa kanan. Tama? Di ba pag galit ka, pinapatay mo, patay natin yan, liquidate natin. Galit ka din sa pagkaway mo. Tama? Ay mo makita. Pero ang Diyos, inayaan niyang mamatay sapagkat yun ang pamamaraan para bayaran ang kasalanan ng mundo. At matuwa siya sa ginawa ni Jesus Christ. Sinundan niya hanggang kamatay. At binuhay niya at isinama pa niya sa trono, sa langit. At namamagitan siya. Okay? At babalik uli siya sa atin. Okay? Tanda natin, and we not only know the Son of God has come, but we know that He has given us understanding. Tandaan po natin, hindi lang po siya dumating dito, pero binigyan niya pa tayo ng ano, pangunawa, so that we might know Him who is true. Sapagkat, tanda nyo, yung iba, bakit sila nananatili sa kanilang reliyon? Bakit ayaw lang kilalanin hanggang ngayon si Jesus Christ? Kasi wala silang pangunawa. Binulag ng sanlibutan to, binulag ng demonyo eh, ni Satanas ang kailang mga kaisipan. Kaya mga kapatid, nandito sikreto, habang nakikinig kayo sa akin, sana totoo kayo nakikinig sa akin, nauunawaan niyo ba ito? Sapagkat ito ang isa sa mga biyaya ng Diyos na maunawaan niyo ito at matanggap niyo po ito. Okay? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng katatagan. Na talagang sigurado tayo na kabilang tayo sa totoong Diyos, hindi sa tamang reliyon, sa Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Not only we know Him, but we are Him. Hindi lang po tayo kilala natin siya, kundi kabilang tayo sa Kanya, who is the true in His Son, Jesus Christ. Nakasali po si Jesus Christ. Na mga kapatid, ito po yung kabuuan. Ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, magkaroon kayo ng ano? Pangunawa. Yung knowing. Malaman natin ito. Kaya ito yung ating pinag-aaralan. Bakit napahaba ng ating serye? Para maunawaan yun. Hindi yung simbakala na simba, hindi mo naiintindihan. Maraming iba, simba, oh, pumunta simba, pwentuhan, oh, sumimba na kami. Ah, marami yan, mga, yung 7, 9 days per Monday, yung mahal. Ano ba yun? Ano yun? Pasko, di ba? Oh. Makikinig pa talaga sila sa salita ng Diyos. Importante po na we have understanding, kilala natin siya, na siya ano? True. The true and living God na ipinakita ni Jesus Christ. Sad to say, ang laki ng mga simbahan ng mga iglesia ni Kristo. Pinapangalan pa naman kay Kristo, pero ay lang kilalanin na siya yan. Diyos, hanapin na yan. Di ba kasi namalihan yan? Tanda natin, it's not just to know Him, but to be in Him, who is true. Hindi mo lang siya makilala, kundi makabilang ka sa kanya na siya ay totoo.
Yeah, parang halimbawa, sabi nyo, kilala nyo ba si President Bongbong Marcos? Kilala nyo? Presidente natin, di ba? Ang tanong, kilala ka ba niya? Isasama ka ba niya? Kapag pumunta ba siya sa Amerika, isasama ka ba niya? Hindi. Di ba? Sa entourage niya, ano ba? Nag-state visit siya, pumunta siya sa Amerika, pumunta siya sa Switzerland, sasama ka ba niya? Kilala mo siya. Eh? It's not just knowing him, importante, but to be in him. Na siya yung totoo. Marami sabi niya, meron din kami Diyos. Pare-pareho lang namin Diyos. Totoo kaya? Kilala ka ba ng Diyos mo? Yung po siya, sabi natin, magkaroon ka ng personal na relasyon. Makilala mo mismo si Jesus Christ. At kilala ka ni Jesus Christ. Hindi niya yan? Yun po ang binibigyan natin ng emphasis dito. At sabi nga, and who is it? Okay. Na yung totoong Diyos, it is the true God and eternal life. Si Jesus Christ ang totoong Diyos at siya yung mismong buhay na walang hanggan. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, makasama mo ang Diyos habang panahon, sumampalataya ka kay Jesus Christ. Anong masasabi natin sa mga ibang Diyos-Diyosan? Ang ibang Diyos-Diyosan ay ano? Mga impostor. Nanggagaya. Ayan, ginagawa lagi ni Satanas, di ba? Manggagaya siya. Alala niya, nung si Moses, umarap sa paraon, meron siyang tungkod, anong ginawa? Naging ano? Angas. Anong ginawa ng ita? Nanggagaya siya. Manggagaya siya. Gustong-gusto niya na maging Diyos siya. Gusto niyang sasambahin din siya. Tama? Kaya sila gumagawa ng mga ribulto. Okay? Tandaan po natin, ang mga ribulto na yun, mga idols na yun, mga Diyos-Diyosan na yun, mga impostor. At hindi sila magbibigay sa inyo ng buhay. Basahin niyo yung Biblia. Sabi nga, may mga mata sila, nakakita ba sila? May tenga ba sila? Aarinig. May kamay sila, natutulungan ka ba? Hindi, binubuhat ba pagsunog eh. Tama. May mga pa. Tama. Napakaliwanag ng Biblia. Pero napaglulugo ang maraming tao. Kaya si Juan ay bumalik muli sa pinakapuso ng Christian theology sa issue ng genuineness. Totoo ba? Agayin po ng ating makikita na si Juan ang last man standing na apostol. Lahat ng mga apostol noon ay patay na. Siya na lamang. Maraming naglipa ng mga maling katruan at pumapasok pa sa loob ng church. Pero pinaliwanag muli ni Juan na walang ibang totoong Diyos at tunay na Diyos maliban kanina. Okay? So ang issue dito ay totoo ba yan? So no one is a Christian who doesn't believe this. Hindi ka po pwedeng maging totoong Kristiyano o follower of Christ kung hindi mo kinikilala si Jesus Christ na Diyos at may buhay. Magbibigay sila ng buhay naman. Siya yung mismo magbibigay ng buhay naman. Okay? And then, tandaan po natin, walang Kristiyano, hindi po pwede, no one is a Christian who doesn't believe that God is revealed alone in His Son, Jesus Christ. That He alone is the true God and eternal life. Tandaan po natin. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung hindi mo kinikilala si Jesus Christ na siya ang Kristo. Siya lamang ang totoong Diyos at buhay ng hananggan. Walang kaligtasan maliban kay Jesus Christ. Kaya po ang doktrina natin, Christ alone. Wala nang iba. Okay? At maliwanag po yan ang sinasabi ng Biblia. Nasabi niya dito, maliwanag. Nasabi niya sa 1 John chapter 4, verse 14 to 15. Sabi niya, nakita namin at pinatotohanan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak. Sino yun? Si Jesus Christ. Upang ano? Anong purpose ni Jesus Christ? Kung bakit siya naparito? Upang ano? Iligtas ang salibutan. Meron bang isinugo pa ang Diyos? Si Moses? Si David? Si Maria? Si Jose? Si Pablo? Meron pa ba? Meron bang namatay para sa ating kasalanan? Wala. It is only Jesus Christ. Sabi niya, ang nagpapahayag na si Jesus, okay? Ang anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman nananahan sa kanya.
Okay? Importante po yung ating pagsampalataya kay Jesus Christ. Okay? Kasi yan ang purpose kung bakit isinugo ng Ama si Jesus Christ para iligtas tayo at wala nang iba. Kaya sabi niya, sa verse 5, at chapter 5 verse 1, kung tayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, siya yung Messiah, tayo ngayon mga anak ng Diyos. Ang totoo lang mga anak ng Diyos ay yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Tayo yung mga anak ng Diyos at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Kaya ito po yung katuruan na gusto nating malaman. Yung iba kasi nakakalungkot galing pa naman sa mga Christian church na sinasabi na yung mga Muslim meron daw ama si Allah parehas din ng ama natin. Which is wrong. Bakit? Kasi ang mga Muslim hindi kinikilala si Jesus Christ na anak ng Diyos. Kaya sabi dito, ang sino mang umiibig sa ama, umiibig din sa anak. Kung sasabihin mong parehas lang, si Allah at si yung ating si Yahweh o Jehovah, no, it's not the same. Bakit? Eh, hindi mo iniibig si Jesus Christ na sinubo niya. Tama? So, hindi tayo pareho. Kaya we don't believe in ecumenism o yung universalism. Okay? Inuwanan? Kandaraya uli ng Diyabo yun. Pare-parehas lang na. Tama? Ang litmus test dyan, kinikilala mo ba si Jesus Christ? Kaya tingnan nyo, ha? Maging maingat kayo, maliwanag po yung sasabi ng Bible. Ano, mga anak, mga minamahal, huwag kayong paniwala kaagad sa mga nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip ay ano, itest nyo sila. Subukin muna ninyo upang malaman nyo kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ang huwad na propeta sa mundo na ito. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga, oh, nag-reveal ang Diyos sa akin. Ako yung propeta, apostol niya, maraming yun yan. Nalalaman ko ang future mo. Ay, huwag kang maniwala doon. Kasi maraming mga bulan niya. Ay, di ba, sabi mo ka rin, may kapitbahay mo, may mga ganoon, no? Mga nagsasabi. Okay? Ito, parang tunan. Sabi niya, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila kung ipinapahayag na nila si Yesu Kristo ay naging tao. Para matest nyo, tanong nyo, yung religion yun o yung nagsasabi nyo, ano pagkakilala mo kay Jesus Christ? Kinikilala mo ba siya na siya Diyos na nagkatawang tao? Pag ayaw na kilalanin, masamang espiritu yun. Okay? Mga espiritu ng Antichrist, sabi dito, kung hindi kayo nang kailang ipinapahayag tungkol kay Jesus Christ, kay Jesus. Kaya litmus test natin eh, para malaman natin kung totoong religion yun, totoong propeta yun, totoong mga ngaral yun, itanong mo tungkol sa pagkakilala na kay Jesus Christ. Sabi niya, kung hindi ganoon ang pagkakilala na, hindi mula sa Diyos ang espiritu na sa kanila. Anong klaseng espiritu meron sa kanila? Espiritu ng ano? Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyo, ito'y darating at ngayon nasa daigdig na. Naglipa na na po mga kapatid. Okay? So, maniwanag po mga kapatid, no? Napakaraming religion ngayon. Sabi nga ay 10,000 na ang religion ngayon sa buong mundo. Okay? Tanda natin, that's why no people in other religions will ever be in heaven because only those who confess Jesus are born again and know God. Yun lamang pong kumikilala kay Jesus Christ, siya lamang talaga ang totoong ipinanganak na muli at kilala ang Diyos. The rest, yung mga ayaw kumilala kay Jesus Christ, they will not go to heaven. And sad to say, mga kapatid, naglalakihan po ang relihiyon na ito na hindi kumikilala kay Jesus Christ. Kaya po sinabi ni Jesus Christ, there is no other way. I am only the way, the truth, and the life. Totoo po yung sinasabi ng Panginoon. Maliwanag? Okay. Ang tanong, nagsasabi talaga ba ng katotohanan ng Diyos? Okay? Sino ang sinungaling? Sino ang hindi naman? Sino ang baliw pala yung katanayan? Sino ba ang sinungaling? Okay? Hindi ba't silang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? So, kung hindi na kinikilala si Jesus Christ na Savior, tagapagligtas, Diyos na nagkatawang tao, sila yung mga sinungaling. Huwag natin panimalaan yun. Ang sino mang nagsasabing ito ay ano? Antikristo.
Hindi nila pinaniniwalaan ng ama at ng anak. Maliwanag. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pare-pareho ang religion. Hindi pwede sabihin, pare-pareho lang ang ating Diyos. No? Kapag hindi nila kinilala si Jesus Christ, hindi tayo pareho. Sinungaling sila. Ang hindi kumikilala sa anak, ay hindi rin kumikilala sa ama. Kapag hindi nila kinilala si Jesus Christ, hindi tayo pareho ng ama. Manag? Kapag kinilala ninyo man ang anak, kinikilala rin nila ang ama. Okay? So doon po makikita natin ang pinakabukod, genuine, na talagang pagkakilala natin sa Diyos, tama ang ating sinasampalatayanan kung tayo sumasampalataya kay Jesus Christ. And sad to say, yung iba, sa nanay sila, kay Birheng Maria sila, may maliit pa. Imagine niyo, makakapagligtas ba yung bata? Naging itim pa. Pag January, di ba? Daming sa Quiapo, di ba? Imagine niyo. So, maliwanag po dito mga kapatid na bumabalik si Juan, okay, sa pinakamahalaga na paksa. Yung doctrinal argument about Christology. Yung pagkakilala natin, pagkaunawa natin kay Jesus Christ. Okay? Ito po yung pinakahuli, pinaka-climatic certainty. Ito po yung pinaka-mahalaga na katiyakan. We know that the Son of God is come into the world, dumating dito sa mundo. We have given, binigyan niya tayo ng ano, pangunawa, to know Him, who is the true, to be in Him who is the truth. Totoo. Hindi lang basta natin siya makilala, kundi mapabilang tayo sa Kanya. Diba? Maraming tao sabi, kilala lang ang Diyos, pero hindi naman sila sure, nakasama sila. Pag namatay ba sila, sigurado ba sila pupunta sa langit? Baka maiwan sila. Kaya napakahalaga po na sa ating pag-aaral na ito, ay makikita natin yung salitang truth. O totoo, okay? Sapagkat ito po yung essential, napakahalaga para maintindihan ng tao, okay? Na tayo ay nasa panig ng katotohanan at hindi tayo doon sa ano? Sa panig ng ano? Kasinungalingan. Maraming mambobola, di ba? Kaya ano sabi dito sa ating pag-aral? We know Him who is the true. We are in Him who is true. This is the true God. Ano po binibigyan ng emphasis dito? Yung salitang true. Tunay. Totoo. Sa wikang Grego po, aletheos. Kung itatranslate po natin, it's real or authentic. Genuine to. Hindi peke. Ang daming peke ngayon, di ba? Kanina, pag-aaralan lang natin yung pag-uusapan natin yung mga tools. Ang daming peke. Di ba? Ang dami. Kaya kung peke yung iba, kung ang Diyos lang ang totoo, yung ibang Diyos-Diyos, ano yan o? Hindi totoo. Kaya anong sabi ni Juan? Mga anak, lumayo kayo. Naintindihan niyo na? Kasi yun ang totoo eh. Bakit pa kayo magta-try? Ano yung paramihan? Baka para sigurado? Di ba? Kukulekta ka? Hindi. Iisa lang. Isa lang ang daan. Patungo sa langit. Hindi yung marami yan. Yung iba, ay malay mo, para sigurado. Hindi po pwede eh. Kaya ang sabi ni sa John, little children, guard yourself from the idol. Huwag mong hayaan anumang bagay mag-impluensya sa iyo maliban kay Jesus Christ. Kasi, nasa iyo na ang totoong Diyos. Kaya sabi niya, stay away from the idols. Ano pa sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:21. Sabi niya, hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo. Hindi po pwede yun. Dalawa-dalawa Panginoon mo, hindi pwede. Malayon mo na yun. Kung talagang totoo ka, mamamuhi ka sa isa. Kaya kung ikaw, totoong Kristiyano, huwag ka nang pumilang manood dyan sa mga Santa Cruz na yan. Manood ka na. Hindi, pastor, ano lang, damit. Huwag mo na. So,
Huwag ka ma-attract doon. Kaya sila tonto eh. Parang nanonood eh. Hindi pwede. Hindi ninyo? Tandaan po natin, guys, sabi ko sa inyo, sa background na ito, ang ministry ni Juan is associated with Ephesus Church. Ang Ephesus po ay sentro ng idolatry. Napakaraming pong amount of idolatry occurs there. Kung makikita nyo sa Acts chapter 19, assignment ko na lang yung basahin nyo po, napakaraming. Diyan po makikita natin yung tinatawag na Temple of Artemis. Yung temple ng Diana. Ang size po niya is 420 feet by 20 at 250 feet. At napakarami pong mga tao ang namumuhay doon sa templo. At syempre, marami silang pagkakakitaan. Pare man niya, yunok man niya, mga associate niya. And sad to say, mga prostituta. Kasama sa pagsamba nila, prostitute. Imagine niyo. At yan nga, kung titingnan nyo yung background sa Acts chapter 19. Okay? Napakarampan po ng mga idolatry po dyan. Kaya makita po natin dito na sinasabi ni Apostol Juan, kilala nyo na ang totoong Diyos. Huwag na kayong makihalubilo pa dyan. At sabi nyo, Pastor, di naman kami sumasamba. Pero kasama ka sa nagbebenta. Negosyo mo yan. Tama ka. Tama, no? Meron mga ganun eh. Hindi naman ako nasambay dyan. Nagninegosyo lang po. O gumagawa lang po kami. Wow. Nandiyan yun? Kaya mga kami po. Hindi naman gusto. Totoo ka na eh. Bakit ka pa? Kaya tuloy sila na sumisigla yung iba. Akala na nakiki-associate ka pa dyan. Hindi niya? So, tandaan natin. Ano sabi uli ni Juan? So, by saying, sa huli-hulihan na binanggit ni Juan, since alam nyo na ang totoo, umayo na kayo. Little children, guide yourselves from the idol. Okay? Ingatan nyo. Ang idol ay hindi lang yung mga riboto. Baka yung mga damit o mga anumang passion o kinahiligan nyo, sports, or whatever that attraction, lumalayo ka sa Diyos, kaagaw mo sa pagsamba mo sa Diyos. Tayo mo na yun. By the way, sabi nga ng Panginoon na you are not going to fall back into that. Hindi ka na babalik uli, talagang malululong doon because you are being kept by the one who is born of God. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya lang, nakapatingin-tingin ka pa rin. Sabi niya, okay, hindi ka na nga babalik doon, pero anong nangyari? Nakikitamper ka. Pasulyat-sulyat ka, pinakikialaman mo, nakikipunas-punas ka pa. Nakikigulo ka. Okay? So, na. Okay, totally. At yung nga iba, sa Old Testament, makita natin, sinisira pala kung may idol sa bahay. Diba? Ngalala ko, nanay ko noon eh, sabi niya, Kristiyano siya, pero tatago ba doon? Merong maliit na idol dito. Sabra. Kasi, hindi makikita nga naman, no? Eh, misa pag ginuba, nakikita ko. Diba? Hindi pwede. Sabihin mo, Kristiyano ka na, meron ka pang ganoon. Tama? Mangyayari po yan. Lalo kung galing ka doon sa ganong reliyon. Pero if you're really true Christian, lumayo ka na. Kasi ano mo nang totoo? Nga? So, sa katapos-tapusan mga kapatid, summary, we know we have an eternal life. Tiyak po tayo yan. At habang tayo'y nabubuhay, hindi pa natin nakakamit, hindi pa tayo kinuha ni Lord, ay sabi ng Panginoon, He will answer our prayer. Okay? Of course, may mga temptations pa sa mundo natin to habang tayo nabubuhay. Pero sabi ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Okay? Hindi tayo laging palunan. And also, pang-apat, we know we belong to God. Sigurado tayo. Hindi tayo namamangka sa dalawa. Samba ako. Paglinggo sa church o sa Panginoon. Pag hindi, dito na ako sa mundo. Nakikilig. No? Hindi pwede. Okay? Alam mo, ikaw mismo sa sarili mo, you really belong to God.
At alam natin na si Jesus Christ is the one true God. Siya daw ang totoong Diyos at siya yung buhay ng kanya. Siya yung mismo. If you have Jesus Christ, you have eternal life. If you don't have Jesus Christ, you don't have eternal life. Kaya yung ibang relihiyon na ayaw kilalanin si Jesus Christ, they will not go to heaven. Tama? Maliwanag po yun. So we don't believe in universalism, di ba? Na lahat pupunta sa langit, kabulaanan din po yun. At namatay si Jesus Christ para sa lahat, limited atonement po lang tawag. Hindi naman ibig sabihin na limitado ang kapangyarihan ng Diyos magligtas, hindi. Ibig sabihin po noon, ang mga pinili lang ng Diyos ang pupunta sa langit. Yung mga hindi kumikilala sa Diyos, kay Jesus Christ, hindi sumampalataya kay Jesus Christ, pupunta saan? Sa impyerno. Okay? So yun po ang maliwanag po dyan. Kaya mga kapatid, itong bagay na ito, if you know those things to be true, kung naniniwala po kayo na ito ay totoo, ito po ang ebidensya na tayo ay kabilang sa Diyos. Tama? Kasi yung ibang mga tao, ibang reliyon, ayaw po tanggapin niya. Liwanag? Kaya po napakalaga po ng doktrina natin tungkol kay Jesus Christ. Ito po ang ebidensya na talagang kabilang tayo sa anak ng Diyos. At anong po ang makikita sa buhay natin? Ang ating buhay ay magpapakita na ng ano? A pattern of righteousness. Magiging matuwid na po tayo. Pag sinabi pong magiging matuwid po tayo, kagaya ng Jesus Christ, wala siyang ginagawa kundi sundin ang sinasabi ng Diyos, ang salita mo. Yung mga nakagisna niya, sabi natin, magamat mabait o mabuti, hindi tayo tinuro na mabait lang o mabait o mabuti. Buti namumuhay tayong matuwid. Ibig sabihin, sinusunod na natin ang salita ng Diyos. Of course, na habang nabubuhay po tayo, may kasalanan na mag-i-interrupt sa ating pattern of righteousness. Tama? Pero, we are sure na magtatagumpay po tayo. Kasi nga, iniingatan tayo ng Diyos. Okay? Ito ang aking panalangin, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Christian certainty. Without a doubt, ay pinaniniwalaan nyo na si Jesus Christ is the true God and eternal life. Maliban doon, wala na. Kaya yung mga ibang reliyon, yung ibang-ibang katuruan na hindi kilala si Jesus Christ, lahat yan ay kasinungalingan. Naway, makalaya po tayo dito. At kung kayo alam nyo na ito, sa inyong sarili, at yung mga mahal nyo sa buhay, mga kakilala nyo na hindi pa ganito ang paniniwala, ipanalangin natin. Malay nyo, kahabagan din sila ng Panginoon. Katulad din nyo, nung araw, nag-resist din kayo, ayaw nyo paniwalaan. No, dahil sa habag ng Diyos. At sa tulong ng Banal na Espiritu, sa pakikinig nyo ng salita ng Diyos, mabuksan ang kayang mata ng pananampalataya. Katulad ni Pablo, nung araw ay tag-uusig siya, pinapatay niya ang mga follower ni Jesus Christ nung kinhabagan siya ng Diyos. Talagang binago siya ng Diyos. Ito rin po ang ating panalangin. Nawa, pagkatapos nating malaman ng totoo, ma-identify natin ang mga mali. At kung ito'y merong mali, meron kayo pang mga idols, maling mga gawa sa buhay niyo, mga practices, itapon niyo na yan. Get away, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyos sapagkat mga impostor yan. Tayo po yung malangin. Salamat, salamat Panginoon sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pangunawa sapagkat marami pa hanggang sa ngayon ang mga binulag ng demonyo para hindi maunawaan ang mga katotohanan tungkol sa amin Panginoon Jesus na siya yung totoo at tunay na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag na tanging
si Jesucristo lamang ang daan patungo sa kalangitan. Sapagkat siya yung walang kasalanan na namatay para sa aming mga makasalanan at siya'y nabuhay na maguli upang kami naman ay galing dyan sa kalangitan at hindi na kami mapahiwalay sa iyo panghabang buhay. Panginoon, salamat po sa mga dakilang katiyahan ito at ang dahilan nito ay maunawaan namin at malaman namin habang kami nabubuhay upang maging ganap ang aming kaligayahan at hindi kami mag-alala, hindi kami madala ng mga pabago-bagong pangyayari sa mundo na ito bagkos nakasalalay kami sa mga katotohanan na sinasabi ng iyong banal kasagatan. Kaya purihin ka, O Diyos. Nais ka naming dakilain, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, na ang mga salitang ito ay tumimo sa aming kaisipan, ang aming puso. At huwag maagaw ni Satanas ang mga katotohanan nito. Bagkos ito ay tumubo, Panginoon, magbunga, Panginoon, upang makita ng ibang mga tao na talagang totoo kaming kabilang sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa'yo ang papuri, ang karangalan at pagbulhati ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.